Ganda nga po mga kamasin, may biglaan tao tayo, isang responde, meron daw nang gugulo o parang hindi maintindihan kung tatanong yata. Tingnan natin kung saan yan, dito lang, malapit dito sa amin. Alamin natin kung anong sitwasyon. So mga kamasin, yan lang muna kayo. Mga kamasil, itong building na to na ating pupuntahan. Taman na. Doon pa rin sa harap. Ayun, 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 may blinker. Dito tayo. Dito! Dito, saan kayo? Dito tayo. Dito tayo magre-rescue. Siap po sir, ang caller. Dito tayo ngayon. Pare, bilis, 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 takbuhin natin. Sir, anong floor? 18B19. Dito to tayo ngayon sa Victoria de Murato, mga kamasel. Meron tayong responde dito. Paano? Bigyan mo kura ta, baka bigyan tatalon. Hindi, ang problema rin natin, alam ko naman pangyayari yun. Bakit tumatanong? Sabi yung mga napunta na sa inyo doon? Alam ko na sa inyo yung dalawang gabing. Oo, sige, sige. Huwag yung wala napitan, kausapin mo muna. Kausapin natin, ha? Wala na natin, bawin. Kasi kakatawag lang din sa amin ng ano eh. Isa-isa lang sa atin, magsasalita, baka ano. Hindi siya mga pita. Para hindi maguluhan. Oo. Tsaka kung maaari, wag na wag, wag tayo lahat magsama-sama dun sa loob para okay, hindi okay. Sa ano. 6-4. 9-9? Doon sa ano, dahil mga kamasel, mukhang mapapasabak tayo ngayon. Maganda-gandang ano to, magandang aksyon. Sabi mo isa, dabuha na lang isa eh. Napasin lang mga kamasel eh. Mga kamasel eh. Sir, ano yan? Tenant nyo o nasa 18 floor pa lang ho, pababa. Ay, hindi naman doon. Hindi ka mong kumuha ni radio. May radio ka eh. Radio mo? Wala ko radio. Radio mo? Sino may radio sa inyo dito? Si Cabano. Ito si Cabano. Mga ka na ng ambulansya? Ha? Mga ka na ng ambulansya? Mga ka muna. Anong club daw? 18. Nasa taas, pababa. Kita na natin yan dyan. Meron na naman silang may coordinate doon. Ikaw yung lumaki ng commission na yun. Babae ba lalaki? Babae na sumisigaw. Babae na lang. Wala pang limbo. Wala pang limbo. Naka-stack up eh. Makaano nun? Out. Kasi yun yun. Zero na lang yun. Kung may emergency po na, ay libreto niyo, wala na. Wala na. Sa libreto tayo dito sa service. Pwede sir, pwede. Check natin. Check natin. Parang mas mabilis pwede din. Pwede yung kalahati na lang, magingin ba? Tapos pwede. Oh, sige. Diba na kayo, kumuha din yung kami dyan ni Paisky. Sige, sige pari. May radyo kayo dyan? May radyo kayo? May radyo ni Paisky, meron. Kopya, kopya.
So, lipat tayo, Kamasil, sa ibang elevator. Mabagal dun. Alam mo, elevator ko, service at gana palapin. nasa fifth floor yata yan eh. Hindi yung elevator dito. Ito ginagamit ito ng mga construction eh. At least, mabilis ito bumaba. Kasi dito kami dati nagkakarga. Hiningal ka? Parang hindi siya makasagot, parang hiningal. Hiningal? Hindi ka makasagot eh. Nasa 15 tayo. Paakyat pa lang. Pababa pa lang. Eh, nasa 18 floor tayo, akyat. Mga Kamasil. Hiningal ako. Hiningal din ako. Ayun. Umagalaw. O, countdown tayo. Mabagal talaga. Dito, isang pindot ko lang to, nandun na tayo. Anong floor to, sir? Third floor. Third floor, ito na. Sir, yung guard niya? Di, alam mo naman yata, pare, kung anong unit. 19B. 18 floor. Ayan. Ay, tayo, mga tropa. Pasok. Ang tropa kayo, 19? 18. 18 tayo, mga Kamasil. 18 floor. Baka, parang bus. Bawat istasyon humihinto. Thank you. Sige. Bawat istasyon humihinto. Pagdating natin doon, wala na. Tingnan natin kung ano mangyayari. Nasa baba na yung puntahan natin. Baka na doon sa baba. Tayo naman na sa taas. Kasi din ang nasa pababa. Tingnan. Tingnan. Ayan na. 18 na tayo, ha? 18. Okay. Hindi pa pumubukas yung pito. Itayin natin. Ayan lang sila mga Kamasil. Nag-aabang na. 19 ano? 19, 18, 19, 18. Okay na. Okay na. Dali natin na lang ito. O, dali na lang. Mabuti na lang ito. Talon. Ano blong kaso yan? Investigan natin na lang doon po. Dali natin ito. Okay naman. May susi ka dyan. Sir, sabay ako sa sabay. Dito tayo. Ha? Hindi, bababa na. Tito, wala mo na magpapasa kaya. Ano sa sinahanap mo? Ito, meron ako. Ano yung process ka ba dyan? Wala yung process dito. Wala natin yan. Ayan, sige. Saan yung sosya? Ito, may sosya ko rito. May sosya naman yun. Yung meron. Ito, sir. Hindi, ano yun? Igalak mo sa hapa. Ano yung pera? Mas tao. Kasi mas tao. Pagka dito, pera? May sila pa rin, ha? Di ba? Pagka rin, pera? Wala mo. Sir, kung taga dito. Sir, kaya na sinasabi. Hindi dito po. Ay, buto baka nakapasok lang dito. Hindi taga dito. Budigero. So, ayan po, mga Kamasil. Ando dito tayo ngayon sa loob ng elevator. Taas pala tayo, 37 tao. Base, mascarinas. Tulog na ba yung nasa ano natin? Base, mascarinas.
Sige lang po, may ano, may rising. Base, Mascarillas. Kulubin. Wow. miss ko lang, miss ko lang. Text mo lang. Text mo. Kulub kasi. Ayan, malapit na tayo. Hindi lang baba. Test mo dyan, partner. Dapat. Bila help. Ano eh ano mga kamasin bitbitin nga natin may gardya kondominium papunta na kami dyan ulit sir, bitbitin ka natin yung yung suspect. Dadalhin daw muna sa admin. Sir, saan muna sa dadalhin? Sa admin. Saan muna dadalhin? Ha? Admin muna. Admin muna daw, sir. Admin muna. Ito, dumating na rin ang ating medic. Pare, tulungan nyo. Kumasin, tulungan. Alalayan nyo. Ito yung naka ano naka buluan no Shadow ay naka buluan ng suspect mga kamasin eh. So ayan po yung ating ano. Siya yung biktima, yung suspect na nahawak-hawak na. Makamasin. Hindi po natin malaman kung sinakala siya o ano. So punta natin sa kabila. Ayun. Budigiro daw dito mga kamasin. May ano, may tama, may sugat ba? Wala pa, pinaghihinalaan niya daw na parang sinakal daw yata eh. Sabi doon na ano, sabi ng mga usap-usapan doon. Baka kasi masugatan ka, baka pumipagpagpintakan mo. Pagpintakan nila sa barangay namin eh. Baka may mayroon kami, ano, pagpintakan. Pinantala yung sa barangay. Iya,
ano yan eh, ipapamedical ka. Okay lang naman sir, takpan niya mukha niya. O ito, ito towel ko, bigay mo sa kanya. Pwedeng kung ayaw niya makita mukha niya. Pwedeng takpan niya mukha niya kung gusto niya. Oh. Yan ganyan, ganun sa ulo niya. Salamat. Respeto natin mga kamasir yung ano niya. Yung privacy niya. Hindi na natin titignan yung mukha niya. Okay lang yan na nakikita yung katawan niya ganun. Hindi na natin kailangan tignan pa kung anong itsura niya. So nandito para lang ano, malaman din ng mga tao na hindi natin siya sinasaktan at talagang nasa tamang ano ng proseso ang paghuli sa kanya. Ayan ang mga kamasin. Pero hindi na natin ipapakita pa kung ano niya yung itsura. Katawan niya po. Para sa ano din niya yan. Para sa karapatan niya, para sa privacy niya rin. Ayan mga kamasin, ang dami na akong tao dito sa ano, sa baba. Ayan mga taga-barangay, mga gwardiya. Ayan mga iba, mga empleyado din ho dito. Wala hong mga tagalabas dito, wala hong mga negosyoso. At ayan din po ang ating ano, binibigyan ng paunang lunas ang biktima, mga kamasin. Ayan po ang ating medic. Mabilis ang responde. Nasa loob na ho ang biktima at binibigyan nila ng paunang lunas, mga kamasin. Yan ano, ang unang hakbangin para masiguro na ang ating mga nire-respondihan ay nasa maayos. Ano ba, sabay-sabay din kayo nila mag-keton? Ayan sir, mga empleyado din yan, mga yan dito. Tumata. Mga empleyado din daw po sila. Ano ba nga lang doon? Dedicin po ako sir. Kumusta hindi natin mga kamasil ang sitwasyon dito sa baba. Hindi, siguradong magiging arresting.
Hindi, arresting dyan. Ay, ito na, sila na. Sila mga gwardiya. Tabi. Yung mga kamasel, nangungutang daw, hindi pinapahutang. Ano na kayo? Kaya may barangay na ba tayo? Ito, kabila po. Magaling lang natin. Kailangan, PM ako sa PM. Oh, sige po, sir. Hindi, ito, nagpatawag na rin kami ng, ano, ng polis para rin yung may investigyan pa natin dito. No problem, kasi yung ano ko, dali na kagad ko sa presidente. Para doon na kagad yan. Yan. Pamedical po yan, sir. Pamedical po sir, bago kusin. Hindi, at saka po yung mga nasugatan, yung mga na, ano, pamedical po yan. Anong pangalan niyo, sir? Ha? Anong pangalan niyo? Dir. Siya, kayo ang nakahuli ron, kayo ang kumuha. Ah, sir. Oh, siya ang ano, siya ang nag-aristo dito, si sir. Sir, tatamaan mo ba sila? Tamaan din ah. Sir, dalawa na kayo. Kaya yata magiging arresting yan, sir. Ito po, dalawang bar siya. Hindi tayo kapatay ko, mamaya dito na tapas. Ikaw lang, sir? Sino kasama mo? Ha? Sino kasama mo? Ikaw lang. Yan po, ang ating isang poses. Mga kamag-anak yun, sir? Mga kamag-anak po yun? Ha? Mga kamag-anak po yung... Oo, oh, yun ang... Yung nakapute, yun ang boss ng... Boss nila, pare-pare. Boss nila. Oh, so mga muscle, yun pala ang amo. Oo, oh, so kayong palang amo yung naka-white na yun. Oo, oh, pinaka-boss talaga nila. Dali mo dito, painom natin dito sa nahuli. Saka, ako muna ako sa sarari ko, ako natin dito. Asap lang ha, kaya dalali namin sa station ko. Asa na yung ano, sir? Sir, kasi nyo, kumuha ng ano, Pater. Sa kanilaw. Ito nga ako, sir. Ulo mo, para kaya sa kanilaw. Tapos si Pinater. Yung arresting niya ito. Hindi ka nilang dito. Isa yung tumulong, hindi nakita niya pangyayari.
Paano po siya napasasan? Sir, yung gawin na nakakuha namin sa kami na pumakita kami na napiyan, sir. Sa atin sir, sa mga BPSO. Sasa niya, pero yung binaba ng 18 month pababa dito, yung wala kang buhusas siya. Inasisan lang mo ng buwan na ko. Ay, kailangan nyo mong patala ng buwan. Puro sa karesting. Bali siya ho ang tatay nakakita ho ng pangyayari si sir. Para ma-isolate niya lahat. Sa mga guardia niyo, dinito na dala po niyo. Kaya nagpambuno rin kayo? Siya kasi binalingan ulit eh. Pero ikaw? Si Chini nakabagsak na. Oo, nakabagsak na. May tama ka rin. Nakabagsak sa ano, nangingin ng tulong. Kasi pagbuksan ko yung pinto, nalabas siya. May tama ka rin, sir. May tama ka din. Pero nakalabas pa to eh. Kaya nga na ano pa namin eh. Hindi na siya mga tako. Dami ng tao sa nabas. Oo. Oh. Noong paglabas yun, doon kami dumating nila na ito. Tapos binagsak kami sa isang side. Kasi So, ayan po mga kamasin, bali ito si... Anong pangalan mo, sir? Renan. Si Renan po. Si Renan po ang saksi sa mga pangyayari. Bali, sasama sa station 10 at siya magbibigay ng salaysay. Station 10. Sir. Ayan, mainit din ang ulo ni sir. High blood din. Mukhang may ginawa talaga. Ang ikatarantaduhan na rin yata ang ginawa dito. Kasi nakikita natin. Pati yung... Ano, sir, ano siya rito? Yung si sir, yung nakadilaw, ano siya rito? Budigero din namin yan. Ah, budigero din. Budigero ng... Kasi dalawang ano yan eh. Opo, dalawang opo. Dalawang contract dito. Opo. Ayun. Talagang may kasalanan din talaga. Siguro. Alamin natin. Kasi... Tataka tayo bakit pati si sir na ngayon lang kung dumating, galit na galit. Ano, masin lang. Para tingnan natin yung ano. Kapwa niya Budigero. Thank you.
Inakal niya din ako niyan. Buti na kung ilag ako. So, ayan na. Dito na ang ating mga kapulisan. Kayo. Ayan mga kamasel, didiretso tayo sa Ice Station 10. Kasama natin yung ating mga gwardiya sa mga umaristo. Sa suspect. Wala kang mabili na pwede ito. Libre ka dahil ka naman doon. Ate, libre doon siya. Kailangan ka rin. Okay, Takkan na yun. Kanya. Eh, respeto din natin ang kanyang ano. Oo. Oh. Oo. Hindi natin yun. Kamagala na, tatapos natin yung mga lakas. Kamagala na. Ayan mga kamasin, lalabas na ko tayo dito sa basement ng Victoria de Mora. So, mga kamasin, nakalabas na ko tayo dito sa Victoria de Mora to. Dito rin nagtatrabaho yun, sir? Oo, oh, bodyguero. Kung saan, dito rin siya nagtatrabaho. Dito tayo sa station din. Kasama natin ang ating mga arresting. Sila ang mga security guard ng nasabing building. Ano mga kamasin? Lodo natin ang ating mga taga-barangay, mga BPSO na nandito sa mobile na yan. Ang mga kasama natin. Ali ang nagmamaneho diyan ating Kamasel Marco. Ano nga Kamasel, naka escort pa rin ang ating mobile. Parating na tayo sa station din. Nasa edge na tayo. Nakatawid na tayo ng stoplight ng Kamuning Road. So, andito na tayo. Andito na tayo mga Kamasel sa station din. Ayan mga kamasin, nakarating na tayo dito sa station din. Susubukan natin kung pwede pa natin siya makunan doon sa loob. Is ka muna yung station din. Sir, okay lang ba yan? Videoan ko yan doon. Alamin natin mga kamasin kung papayagan tayo na videoan siya dito sa loob. Temperatura. Di tayo pwede. Nakapagpasa na sila.
Mga kamasil, pasensya na kayo kung hindi natin makukuha ng mga pangyayari doon sa loob. At paalam tayo sa police dito sa station team kung okay lang na videohan natin. Hindi tayo pinayagan. Inigalang natin yung desisyon nila. So, mga kamasil, update ko na lang kayo mamaya kung ano ang mga nangyari doon sa loob kasi tatanungin natin si Kamasil Marco. Siya ang nandoon ngayon. Hindi na ano na yun, nagpipinggir ko na ngayon. Yung ano. So, dito na si Kamasil, Kamasil Marco. Hello po. Dito tayo nakasama natin. Dito tayo si Station 10. Mga Kamasil, para sa assessment kung nangyari kanina na nagkaroon ng pambuno yung babae sa kanila dahil sa pera. Eh, Kamasil, nakuha mo ba yung mga pangalan ng suspect? Kinuha lang natin yung arresting. Saka yung testigo. Kinuha lang natin yung ano, yung kanilang mga pangalan ng mga witness at saka yung ano, ng suspect at kasama na rin yung victim. So, okay na. Nakuha na natin para meron tayo. Na, sir. Sama, sir. Yung nag-assist din na police. Si Sir Aresta. Siya lang naman yung police na nakasama natin. Yung mga abot. Kumusta? Kumusta ang pangyayari? Anong sinampang kaso? Wala pa naman. Ang gagawin muna natin, ipapamedical po muna yung ating suspect para naman sa kanyang ano, para kasi papasok sa kulungan eh. So, use your swab test at saka yun, ipapamedical para din sa kanyang masiguraduhan na okay siya, wala siyang sakit. So, mga kamasin, hindi na tayo magpapamedical noon? Hindi, ang sabi i-assist pa rin natin hanggang sa pagpamedical yung suspect. Kasama ng mga arresting. Ano tayo pa rin ang magsisilbing parang witness din. Hindi naman. Bali, meron namang witness na. So, assessment lang ang kailangan natin mula sa ating barangay. So, ayun mga kamasil, ilaw ko. Hindi ako kami ang arresting. Ang nangyari ko kasi, dumating kami doon, nangyari na yon at na bago kami nakakyat sa 18th floor, naaresto na ng dalawang security guard nila doon. Nandito nga, mga pangalan, nakuha ni Kamasil Marco at saka yung witness. So ngayon, malinaw nga, sabi ni Kamasil Marco, ipapamedical daw bago ipasok sa tulungan. Pati yung victim, papamedical. Yung syempre, hindi mo pwedeng hindi pa may medical yung ano. Kasi yun yung magiging ng katibayan na nasaktan yung victim, yung suspect. So mga kamasil, ano na lang, update pa namin kayo sa pagpapamedical namin kasi baka kami nga daw mag-assist din daw kami. Ang akala ko nga makakabalik na kami sa barangay. So, tuloy pa rin ang trabaho mga kamasil. Ayun, malakas ang ulan. Pakiramdam ko may bagyo yata pero okay lang. Okay lang kamasil. Kaya pa naman. Marami naman tayo. So kasama kaya yan. Mga kamasin, update na lang namin kayo. Okay lang, kaya pa namin. Yeah. Kaya pa. Mga kamasin, update kayo. Sa kayo. Ibalik kami. Mga kamasin, update lang po namin. Papunta na po sana kami doon sa Station 10 para balikan yung ipapamedical natin na suspect na nirespondyan namin kanina. Baka hindi na namin kayo hindi na natin masundan kung ano mga mangyayari doon. Hindi na natin may pamedical, hindi na kayo makasama. Kasi tumirit na yung sasakyan namin. Biglang umusok. Ayun o, kamasil natin, nagpapaulan. Wala pa akong rescue. So, pasensya na ako kung sakasakali man na hindi na natin makikita. Hindi natin mapapamedical yung baka yung gwardiya na lang, yung mga arresting na lang. Mga kamasil, balik tayo doon sa Station 10 para doon sa assessment pa rin. Nagpalit lang ho kami ng sasakyan, tumirik na ho kami. Oo, nawala yung ano namin, na umusok na po. Dahil sa siguro napagod na rin po yung sasakyan namin. Kailangan ho talaga mabalikan yun kasi kaso ho namin yun. Hmm. Hindi ho pwedeng ano. Depende na lang ho doon kung hindi na kami kakailanganin. Okay na, ayos na. Hindi ho natin masusundan ho pag ipapamedical natin doon sa biktima, sa suspect. Mahigpit po na ipinagbabawal ang paggamit ng kamera
o pag-video sa loob ng ospital. So, dito lang tayo mga kamasil sa labas. Ali, antay na lang natin na matapos sila at makalabas. Yan mga kamasil. Dito tayo sa Quezon City General. Update na lang namin kayo mamaya pag nakalabas na. So mga kamasil, ayun na. Tapos na. Medical na ho siya. Hindi ho. Ikaw na mag-drive. Oh. Balik na tayo sa Station 10. Saan pang labas natin? Tapos na tayo mag ano, mag pamedical, babalik na tayo sa Station 10. Nakalabas na tayo ng Quezon City General. Bali mag-iitsa na tayo. Buti na lang at napabilis. Hindi man natin na nakunan dun sa loob kasi nga pinagbabawal. Okay na yun. Tayo dito sa Kamuning Station 10. Tapos na tayo magpa-medical. Balik na rin natin dito ang ating suspect. Ayan mga masin. So hindi na tayo papasok sa loob. Okay na yun. Hanggang dito na lang ho tayo. Mga kamasin, nakabalik na ho kami dito sa barangay, sa mother base namin. Okay na ho, napamedical na namin ang suspect kanina. Kasama ko ang ating mga kamasin, si Kamasin Bulit. Ayan ho, nagugutom na, nagkapi na. Si Kamasin Marco. Ayan ho, nakasama natin. Baka di man natin na kunan lahat ang mga pangyayari sa loob ng ospital sa mga pagpamedikan, eh respeto natin ang ano, may rules kasi ho sila doon mga kamasil. So shout out na lang po mga kamasil doon sa mga walang sabang sumusuporta sa mga bagong kaibigan natin, yung mga binisita ko yung mga bahay nyo mga kamasil, bisitahin nyo rin yung bahay namin, so suportahan din namin kayo mga kamasil. Maraming salamat. Magandang gabi sa inyo lahat mga kamasin. Inabot tayo ng gabi yung mula ng kaninong hapon na 2 o'clock pagpasok namin. Yun agad yung responde namin. Mga kamasin, masalamat tayo. At okay na lahat. Taibig na at saka nandun na. May papasok na sa kulungan yung ating nireresponde yung kanino. So para ilumasabi ko, hanggang panaramay yung tungkulin namin bilang public service. Maraming salamat. So, mga kamasil, maraming salamat.